Okay, pasok na natin si... Sige, para ipagpapatuloy natin ang talakayan. Yes, at alamin din natin ang kanyang opinion. Walang iba kundi ang ating mabuting kaibigan. Matapang din to ang legal counsel at anchor ng SMNI. Walang iba kundi si Attorney Mark Tolentino. Good morning, Attorney! Hey, good morning kasama Rina, of course si Dr. Lorraine and si Ka-Eric sa lalo na sa mga followers ng Laban Kasamang Bayan. Yes, Mayong buntag, maisog na abogado. May buntag, so nakita ko kayo sa Davao, ba't ako nanood po ako sa YouTube sa lahat ng mga developments sa Davao. Attorney, didirektahin ka na namin as a citizen of the country, abogado and political observer and defender ng press freedom and basic fundamental rights of the people sa konstitusyon at pinanindigan mo yan, pinangatawanan mo yan. Ano ang tingin mo doon sa naging very serious deliberate declaration of former President Rodrigo Duterte that the President now, President Bongbong Marcos Jr., is facing a very serious political moral leadership crisis because of the revelation that he is a drug addict, President hostage to the political power hungry wife among and so on and so forth? Gaano katindi at kaseryoso ito at ano ang dapat na obligasyon ng isang pangulo ng bansa in the face of that very very serious declaration coming from a former president na namuno ng ating bansa? Attorney Mark, kailangan ka Eric na sagutin niya lahat ng mga allegation na yan, lalo na yung health issues, yung drug issue, kasi nakalagay po sa ating saligang batas right po ng taong bayan to know the health situation, the mental and health situation ng ating presidente. Nakalagay po sa ating saligang batas yan. This is not my opinion. Very clear yan sa ating saligang batas. Constitutional right yan ng taong bayan to know the health situation ng ating presidente. So claro, there is nothing wrong when the people and other groups and not just the former President Rodrigo Duterte to demand it from the President of this country kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat sabi mo ito ay constitutional right of the people and mandatory obligation niya ito na maging transparent sa mamamayan. Tama po ba, Attorney? Iba kasi pag private citizen, for example, may sakit tayo, may confidentiality. For example, you're a doctor, may pasyente, at may tinatawag na client-patient-doctor privilege communication, confidential yan. Mm-hmm. But iba pag presidente ng Pilipinas. Mm-hmm. Kasi ang presidente ng Pilipinas, may tinatawag tayong public trust issues. Yung tinatawag na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang ng taong bayan yung opisina ng Malacañang. Tama. So dahil pinagkatiwala lang ng taong bayan yan, may karapatan ang taong bayan malaman kung yung driver natin sa ating gobyerno, yung government leader natin, lalo na presidente, tama pa ba yung pag-iisip niya? Mm-hmm. May sakit ba siya? Wala ba siyang sakit? That is one of the constitutional right ng taong bayan. Pero Attorney, paano kung ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos? Sabihin niya na, ayoko, okay naman ako eh. Sapat na po ba yun? Ano pong ano natin? I will not dignify. Other way. Yes, sabi niya ganun. Can we compel him? Ba, hindi ko po papatulan yan. Pero ang iba na yung clamor ngayon ng mga kababayan natin. Kung basahin natin ating saligang batas, that is a culpable violation ng ating saligang batas and that is a ground for impeachment. It's a very clear kasi ang saligang batas, culpable violation ng ating saligang batas is one of the grounds for impeachment. Ang sinasabi kasi ng ating saligang batas, right kasi ng taong bayan, to know, that is the constitutional right of the public to know the situation, the health situation ng ating presidente. Kasi kung example, may sakit ng ating presidente, mental health, or for example, yung drug issues niya, baka hindi na siyang presidente ng Pilipinas. Pag hindi na siyang presidente ng Pilipinas, who is the president of the Philippines? The president of the Philippines is the commander-in-chief of the armed forces. Ayun. So, kung example, yung presidente natin unfit to be a president, paano yung magiging commander-in-chief of the armed forces? So baka malito yung armed forces natin and magulo yung he is the chief executive of the government. Paano kung yung chief executive natin is not in good health condition or in mental condition? It will affect the operation of the government. Kasi very basic kasi yan kay Eric and Dr. Lorraine. Public office is public trust. Pinagkatiwala lang sa kanya. Ibig sabihin, pag hindi na siya fit, kailangan malaman ng totoong boss ng taong bayan at totoong boss ng presidente who is the president of who is the people of the Republic of the Philippines. Attorney Mark Tolentino, Ma'am Lorraine, masingit ko lang ito naman kaunti. Which becomes a big issue now sa Amerika
ang nakasalang lang ang health issue na itinago ng kanilang defense secretary ni Lloyd Austin. Napakalaki ng issue sa mamamayang Amerika, sa Amerika, ng mga Amerikano, sapagkat parang pinagtaksilan sila na fit pa ba na mamuno sa Departamento ng Defense. That was just a few days. No? Oo, ma'am, in just a few days. Ito, presidente ng bansa. At talaga namang napakaseryoso at ang nagbulgar, former president ng bansa din. At nananawagan na dapat harapin niya ito, otherwise there will be a moral and political crisis in his leadership, Attorney Mark Valentino. There will be a constitutional crisis kung yun ang mayayari. So mas maganda sagutin niya lahat yan para at least matapos yung haka-haka. Kung may health issues ba siya, may drug issues ba siya, or wala. Yun lang naman tayo, mag-drug test siya, in open, live yan, dapat na hindi pwedeng hokus-pokus yung drug test, kailangan full transparency para malaman natin kung wala ba talaga siyang drug issues. Attorney Mark, no, so if we were to believe the former president, no, and he was the most trusted official, and I do believe him, the sitting president is in love with power, and because he is behind the People's Initiative, that is the allegation that will perpetuate himself, will perpetuate him and his family again in power for decades. That was the allegation in Davao, and now not when you put that in the picture, it makes sense. A lot of things really fall into place. So, given that. Long shot na magpapadrug test siya, no? Long shot 'yon. Hindi niya gagawin 'yon. So, ano ang recourse dito ng bansa, ng taong bayan? Correct. Mag-file tayo ng petition for mandamus to compel him to do drug test because isight natin sa ang provision natin sa Ligang Batas that the public has the right to know the health stability or health situation ng ating presidente. Very clear yun, nakalagay po yan sa 1987 Philippine Constitution. It is the constitutional right ng lahat ng Pilipino na malaman kung ano ba talaga ang situation ng ating presidente mentally, lalo na yung drug issues. And with respect naman sa PI, yung tinatawag na People's Initiative, from the word People's Initiative, kailangan ang initiative is coming from the people. Hindi pwede yan na People's Initiative but dikta ng mga congressman dahil sa 100 pesos, dahil sa 1,000 pesos o mga ganon. And second, from the word People's Initiative, kailangan alam ng taong bayan ano yung i-propose. Ano ba dapat ang i-propose? Dapat, nung nakaperma sila, alam na nila ano yung mga proposal. Tama. Hindi pwede na perma-perma lang, tapos naka-blanco. Parang nakaperma ka ng cheque na walang alam ang figure kung magkano ang pinermahan mo. So baka tumalbog yan. Parang ganun ang nangyayari. Kasi from the word People's Initiative, the initiative must be coming from the people. And of course, nakasagay doon na 12% ng lahat po ng mga botante, then 3% in every legislative district. But kailangan yan i-authenticate yan or i-certified yan ng COMELEC kung sufficiency ba, sufficient in form and substance ba yung petition. But bago yan, from the word sufficient in substance, kailangan the initiation or you start the initiative must be coming from the people of the Republic of the Philippines. And lastly, Ka Eric, ang itong People's Initiative, hindi yan, iba yan sa Constitutional Assembly or Constitutional Convention. Kasi Constitutional Assembly or Constitutional Convention, pwedeng amendment, pwedeng revision ng ating salikang batas. Tama. Whereas, People's Initiative is only amendment. Iba ang amendment, iba ang revision. Kasi pag revision kasi pinag-uusapan natin, total revamp of the Philippine Constitution. Correct. Baguhin lahat. From presidential to parliamentary to federalism, baguhin lahat. Ang, for example, baguhin natin ang sistema ng ating Constitution, total revamp. Revision yan. But kung amendment na pinag-usapan natin, piecemeal change of the Philippine Constitution. So kailangan malaman ng taong bayan, ano yung piecemeal? Ano ba yung tinatawag na piecemeal change? Ano ba yung gustong baguhin ng saligang batas? Kailangan bago sila nakapirma, properly educated sila sa information, sa baguhin sa saligang batas. Attorney, ma'am, go ahead. Attorney, so one of the more shocking things to me about this whole PI, no? Na ididikit ko dito din sa drug addiction ganyan no, is how napaka sloppy nung pagkakagawa.
At saka yung parang wala talagang respeto sa saligang batas, walang respeto sa mga laws natin, na ang mga kongresista mismo ang naging operators ng Speaker of the House. Nakikita natin na that's very apparent, no? Yung kala Migs Nograles, sila talaga, yun sa Davao, meron yung mga, there's proof, no? And my phone is full of screenshots of yung mga staff ng kongresista mismo giving all of this, diba? So paano natin imamaniobra yung mga karapatan natin, because you said if the president does not want to take the drug test, no, sabi mo mandamos petition sa Supreme Court. Sa Supreme Court, pero yung ang grupo na ito na nakikita ko at yung mga nakapaligid sa pangulo at ang pangulo mismo ay ganid na ganid sa kapangyarihan, to the extent that they do not care about the laws of the land at walang karespeto sa ating konstitusyon. So paano yon, attorney? Ano yung mga options ng mamamayan? Yes. Yeah. So, of course, this is election. Politika naman ito lahat, eh. So, may election ba naman ngayon na next year? Election na. Filing of the Certificate of Candidacy, October na, this year na. Alam natin yung election. But ang pag-uusapan natin dito, yung tinatawag na constitution. Kasi, when I say constitution, dalawa ang step to amend the constitution. May tinatawag tayong proposal, may tinatawag tayong referendum. Ang proposal, ang may authority na mag-propose ng constitution, of course, the Constitutional Assembly, yung mga congressman, pwedeng Constitutional Convention, or through People's Initiative. Proposal pa lang ito. Yeah. But kahit kailangan tayo magkaisa, kasi kahit na makalusot, granting makalusot yung PI nila, granting makalusot, hopefully na hindi naman, granting makalusot, hindi pa automatic ma-amend ang ating saligang batas. Kasi may second step pa, yung tinatawag na referendum. So, plebiscito, referendum, kailangan makuha natin ang majority of the votes, kailangan magsabi na no. Kasi pag yes yan, usot yan. So, ibig sabihin, dalawa step ang pag-amend ang constitution. First is the proposal. Ang proposal, pwedeng mga congressman or a senator, Constitutional Assembly, voting jointly, ha? Hindi jointly. Okay. Pag jointly, kakainin ang mga senador. Hindi kaya pwede ayaw yan. Pumayag. So, hindi pwede. Voting separately, Constitutional Assembly, o pwede yung Constitutional Convention, sila mismo ang magtawag ng convention. Voting separately din. Or, third, itong PI na to, but ang PI na yan, very limited lang. Hindi siya pwede sa revision, only the amendment ng ating saligang batas. So, very clear ito, Dr. Lorraine, na this is political in nature. So, dapat maghanda tayo. Kailangan magkaisa ang mga Pilipino. Hindi lang pwede na magsalita diyan, salita dito. Of course, may mga Pilipino kasi madiktahan of that 100 pesos, 200 pesos, kasi mahal ang bigas ngayon. Tama. So, mahal ang bigas. So, 100 pesos, mga isang kilo na yan o dalawang kilo na yan. So hindi, wala pang dalawang kilo yun. Parang ganun. So, ibig sabihin, isang kilo lang yun o mahigit, isang kilo yung isang bigas. So, that's why, parang dami nag-take advantage sa poverty na situation ng Pilipino. Okay. Attorney Mark, before kayo pasa kay Miss Ina, susugan ko po, at may mahalagang question mamaya si Ma'am Lorraine sa atin, susugan ko po yung tanong ninyo. Is this the first time na i-activate itong petition for mandamus sa Supreme Court compelling the President to undergo transparent full disclosure of his health mental condition related to the issue of drug abuse attributed to him? Is this the first and landmark case possibly sa ating Korte Suprema, sa ating sistema ng batas? Attorney Mark. Actually, yung 1987 Philippine Constitution, may basis yan over Philippine history. Because if you remember, nung panahon ni Marcos Sr., hindi alam ng mga Pilipino kung ano talaga ang sitwasyon ng health situation ni Marcos Sr. So, hindi tayo alam na doon pala sa Malacanang may mga hospital. May hospital na pala doon sa loob. May life support system siya doon. Hindi na pala si Marcos Sr. ang nagpatakbo ng Pilipinas during the last year of his regime. So, that's why nakalagay talaga na provision sa ating saligang batas na right ng mga Pilipino malaman ang health situation ng ating presidente. So, this will be the first time, but of course, the provision of that constitution is based on history. Na tinatago.
mga ng presidente ni senior yung health situation niya. So that's why ngayon nakalagay doon right ng mga Pilipino na malaman kung ano talaga ang health situation ng ating presidente. Ayun, maganda yung paliwanag na yun sapagkat the people may petition the Supreme Court to enforce that provision upon Marcos. Yes. Tama ba, Attorney Mark? At hindi niya pwede pigilan yan. Anybody as a citizen of the Republic of the Philippines can file a petition for mandamus. Remedyo niyan, option niyan, mag-file siya doon sa Supreme Court. Oh. And so, we're volunteering for that. Yes. Kami na mismo magbo-volunteer sa laban kasama ang bayan as petitioners. If there will be volunteer lawyers to drop the petition, pwede po kaming pumirma. Ako mismo, in behalf of the Filipino people, I'm willing to do that. Yes, Attorney, absolute, you know, walang exemption na sabi ng Pangulo na hindi niya po i-disclose ang kanyang health condition. Walang exception yan, basta health situation ang pinag-uusapan, right yan ng mga Pilipino. Very clear kasi wala naman nakalagay sa provision ng ating constitution na privacy yan, ng confidential yan. Yes, confidential if you are not the president. Kasi pag if you are the president, dapat sundin natin ating saligang batas. Kasi kung hindi natin masunod, very clear, nag-take oath siya as president. Ano nakalagay sa take oath niya ng presidente siya ng Pilipinas? I will follow and abide the provisions of the Philippine Constitution. Sundin niya ang lahat po ng mga provisions sa ating saligang batas. And one of the provision is, kailangan ipaalam sa taong bayan ano talaga ang health situation ng ating presidente. Ma'am, bilang medical doctor, Ms. Ina, before your follow-up question, is drug addiction attributed to the president right now, per se, drug addiction, is a health condition issue that should be treated with medical perspective, and does it affect the competence of a public official, for that matter, the president, to have sound mind decision-making process, Ma'am Lorraine? Definitely, Eric. You know, I cannot even begin to tell you how serious this is when you have a president who has that illness. No, it's a mental illness of drug addiction. You cannot even trust your dog with a drug addict. You cannot. You cannot trust even a gecko. Matagal mabuhay yan. Yeah. You cannot trust a turtle. You cannot trust a drug addict with anything. More so a country. Yeah. The destiny of our children. No, you cannot. So this is why we have to make that that drug test has to be there. No, kailangan yan ang hingiin ng Pilipino. No. Ma'am, excuse. You are doing that opinion as a medical doctor. Yes, definitely. Attorney, your reaction. Yes. Basahin muna natin ang ano nakalagay sa ating saligang batas para masabi ng taong bayad na hindi ko ito opinion. Sige, nakalagay talaga sa saligang batas. Very clear, ha? Article 7, Section 12. Nakalagay, ha? In case of serious illness of the president, public shall be informed. Hindi public, taong bayan. Shall be informed of the state of his health. Wala exception. Shall. From the word shall, mandatory. The public shall be informed of the state of his health. Members of the cabinet in charge of national security and foreign relations and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the president during his illness. Yan ang binabanggit ni Pangulong Duterte. That dapat ang pamunuan ng armed forces of the Philippines, national security sector, must be on alert because the president is a drug addict, according to former President Duterte. Nasa konstitusyon pala talaga. Yeah, and can as a doctor, this is a definition of drug addiction, okay? Addiction is defined as a chronic relapsing disorder characterized by compulsive drug seeking and use despite adverse consequences. It is considered a brain disorder because it involves functional changes to brain circuits and involves that is involved in reward, stress, and self-control. Doc, may follow-up. What if lang ano? Yeah. Pass niya yun. Umami siya bigla. Pero sabi niya, dati pa yun, nag-rehab na. Then get a drug test so that we will know if it's still chronic, claro. if it's still present. Yeah. Patanong daan dyan, Dr. Lloyd, is it a serious illness? Kasi ang word ginamit ng saligang batas, serious illness of the president. It is very definitely a serious illness. Okay, claro, sa Attorney Mark. Because it affects the functions of the brain. And everything, so, your judgment, your decision making, your sense of reality, it's all warped. Your everything sense of moral justness, of moral correctness. When you are a drug addict, where you belong is in drug rehab. You definitely do not belong in Malacanang. Ayun.
Attorney Mark, hindi pala ito imbento. Dalawang professional misina nagsasalita. Oo. Medical doctor by training and profession at practicing lawyer by training and profession. Both may batayan ang kinahayaan ng Pangulong Duterte. Attorney, ibig sabihin, kunyari lang. Eric. Yes. Yes, hindi ko ito opinion, ha? Yes. Binasa ko lang anong provision ng ating saligang batas. Sige, kunyari, attorney. And you have the authority to do that because you're a practicing lawyer. At alam mo yung batas at napapaliwanag mo. At si Ma'am Lorraine, alam din niya yung kanyang binasa tungkol sa definition of drug addiction as a serious illness kasi pumasa siya ng board din. Kagaya mong bar exam sa kanya board. So hindi po ito mga ordinary opinion. These are expert opinions of people with professional training and background on their field. Sa batas at sa medisina. Hey, wait a minute. I'm sorry. You can, I said no, you cannot trust even a dog, a puppy with a drug addict. In fact, you cannot trust him with himself. Yeah. Self-destructive, self-destructive behavior. No? And what you bring to the table is who you are. Yeah. If you destroy yourself, that means you're destroying other people and a country. No? Yeah. Miss Ina, thank you, Ma'am Lorraine. Kung ganyan po, attorney, at nasabi natin no, napatunay na meron siyang serious illness, automatic po ba yan na mawawala sa kanya position and who will be the next? Ganun po ba ang magiging kalakaran po niyan? Yes. Where do you, where do we go from there? Yes. Except kung mag-resign siya. Kung mag-resign siya, automatic may maging presidenteng bago. Of course, under the Constitution, the Vice President will become the President. Pag maging presidente ang Vice President, bakante ang Vice President. Di ba? Kasi umakyat na. For example, si VP Sara, umakyat maging presidente, bakante ang Vice President. Mm-hmm. Ang gagawin ni VP Sara, mag-nominate siya ng isa. Pwedeng senador or congressman na maging vice president. Tapos i-confirm yan yung nomination niya ng majority vote ng lahat ng congressman at saka lahat ng mga senador voting separately. Ayun. Yun yan. So yun ang epekto. But yan kung mag-resign siya. Second, kung hindi mag-resign si PBBM, for example, hindi siya resign, which I doubt na mag-resign siya, pwede siyang ma-impeach. Because that is an impeachable offense, yung drug addiction na culpable violation ng ating saligang batas. And of course, yung mga party ng high crimes. One high crime is mga drug addicts and yung serious culpable violation ng ating saligang batas. Ayun. So, pwede maging grounds yan. But hindi naman automatic yan. Of course, may due process pa. Dadaan pa sa proseso ng impeachment, sa lower house. After the lower house, papunta sa upper house. So, this is a political practice. So, I doubt kung ma-refer ba, lalo na pag-control ng ni Speaker ang mga congressman. But there is a shortest way for that. Nangyari na. Way for that, attorney, is the direct action of the people to assert their sovereign will and force him to resign. Nangyari yan. Attorney Mark, abogado po kayo. Nangyari yan sa ERAP and Gloria succession at nangyari din yan sa tatay niya. At ito po ay mga direct intervention of the direct action of the people on the street, on the parliament of the street, and yan po ay hindi destabilization. Attorney Mark, baka kasi napapakinggan tayo ng mga security sector leaders. Ang direct demand of the people to petition the president should he be proven na siya ay involved into drug addiction. When the people call for him to resign, is that destabilization or not? Actually, that is constitutional right ng mga tao. Kasi sabi ko nga, public office is public trust. Sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. In fact, if you remember our history, nangyari yan ni Marcos Sr. papunta ni Cory Aquino. But yung sa kanila is Rev. Gov yun. So nawala yung 1973 Constitution, gumawa sila ng bagong Constitution. Okay. Yun ang tinatawag na Rev. Gov. Ito naman nangyari din sa panahon ni ERAP na may implied resignation, sabi ng Supreme Court, nung sumakay siya ng bangka doon sa Pasig River, palabas ng Malacanang. So may tinatawag na implied resignation. So resignation kasi, kay Eric, hindi lang express. Yeah. There is such thing implied resignation. Claro. And of all those historical events na binanggit mo, Attorney Mark, Ms. Ina, Ma'am Lorraine, ang key factor doon yung direct sovereign act of the people to petition the government to remove the president by way of a popular call for resignation and stepping down from power. At hindi natin binago ang ating line of succession. Sabi mo nga, there is the right of the people to demand succession when the president becomes incompetent, incapacitated, and unfit to govern, proven by legal circumstances. At ang isa dito ay ang pag-establish ng legal facts
that he is involved into drug abuse and drug addiction. Mas maganda, sagutin niya yung lahat ng mga allegations, yes. Para mawala yung haka-haka laban sa kanya. So, claro. Hindi dapat pakuanan yung mga allegations ni former President Digong Duterte. Kailangan sagutin niya in a proper forum. Okay. Mm-hmm. Going back, attorney, sa ating talakayan kung bakit ka namin in-invite, no? Marami ngayon na nanonood. At napakalinaw po yung sinasabi ninyo na kasabay po nitong ating mga pagpapahayag, hindi naman po tumitigil ang paggamit ng kapangyarihan para abusuhin ito. In fact, we are not under the martial law, pero ngayon lang nangyari na ang isang legally granted with a law na franchise until 2044 pa, mga 20 years pa, na dapat may franchise tayo, nakasarado tayo. Upon orders of a very abusive agency right now, na parang hindi lang si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagpapatakbo. Upon pressure of the House of Representatives led by his cousin, lumalabas tuloy na parang totoo ang triad. Hindi po triad ng droga sa mga Chinese triad. Kung hindi, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. daw, ayon sa mga political observers, ay ceremonial president. At ang kanyang poder ay kanyang isinishare sa kanyang asawa at sa kanyang pinsan. Kaya triad, tatlo. At dahil dyan, nagkakaroon ng questionable exercise of the powers of the president. Of course, that's another thing to prove in documents, but in practice, in observation, mahirap mong itanggi na nangyayari ang ganyan. Ano ang opinion mo dito sa nangyari sa SMNI? Attorney Mark Tolentino, very abusive ang nangyayari ngayon. Bago nyo kay SMNI, ka Eric, yung allegations ni laban kay BBM, napakabigat yan. Yes. Kasi ang presidente ng Pilipinas, he is the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines. So ibig sabihin, kailangan siyang very fit talaga. Kasi nga, kung mag-apply ka nga as janitor sa isang mall, kailangan nga na fit ka. Kung maging janitor ka, maging sales lady ka, maging agent ka ng isang mga real estate developer, kailangan ka fit mentally, and in fact ba dyan, mag-drive ka, kailangan nga mag-apply ka ng mag-drug test bago ka mag-apply. How much more kung ikaw yung driver ng buong Pilipinas as a president of the Philippines, and not just the Philippines, but as a commander-in-chief of the armed forces. And second, you are also the head of all the bureaus, executive departments, agencies of the government. So napakabigat ang trabaho ng isang presidente. Kung may mga allegation na ganyan, it really affects yung kanyang trabaho. So mas maganda kasagutin niyan dito tayo sa SMNI. Yung abusado na paggamit sa poder. Yung NTC dininay, yung NTC dininay nila yung petition natin sa NTC. Yung mga motions natin, yung motion to inhibit, dininay nila kasi pwede daw sila maging judge, same time maging fiscal, same time maging executor. So which hindi naman totoo yan. And second, dininay nila kasi hindi daw tayo sumagot, which sumagot naman ang SMNI. Sumagot ang SMNI, but of course, bago sagutin, nakiusap ko sa NTC na mas maganda, taruhin muna ano yung mga allegations para maging tama naman ang sagot namin. Nag-file tayo ng motion for bill of particulars, dininay nila yan, tapos sinabi nila na hindi daw tayo nag-file ng answer, when in fact, nag-file tayo ng answer. And fourth, may mga allegations sila na nag-operate daw ang SMNI sa Region 6, but walang specific saan ang Region 6. Napakalaki ang Region 6. Walang specific kung saan doon. So nag-file sila, nagsabi nila na na-violate daw natin ang suspension nung 30 days kasi nag-operate daw tayo nung December 27, which in fact hindi naman. So ang ginawa natin, kasi last time nag-file tayo diretso sa Court of Appeals, dininay ng Court of Appeals kasi hindi daw tayo nag-file ng MR. So ang ginawa natin, by this week we will file a motion for reconsideration sa NTC. And I'm sure, expect naman yan na i-deny nila bago tayo mag-file ng certiorari sa Court of Appeals. So, dito naman. Attorney, hold mo na ha. Kasi may breaking news tayo from the ground. Ready na ba tayo, Ms. Ina? Yes, ito. Kaugnay po dyan, Attorney. Ito, ang mga anchor po at reporter ng SMNI ay umapela na sa Korte Suprema. Kaugnay po dito sa indefinite suspension ng NTC. At nandito po si Margot Gonzalez, magbabalita live. Margot?
Ina, sa ating mga kapartner, alam mo kanina nga ay sabay-samay na dumulog itong ating mga SMNI anchors dito sa Korte Suprema, katulad na lamang ni dating Malacanang spokesperson Attorney Harry Roque at itong ating mga SMNI reporters at isa nga tayo dyan sa mga nag-fire dito sa Korte Suprema para questionin itong 30-day preventive suspension at maging itong indefinite cease and desist order ng National Telecommunications Commission o NTC laban sa network sa pamamagitan ina ng paghain ng petition for certiorari and prohibition. At ayon kay Attorney Roque, naniniwala tayo dito na batay sa rules ng korte, walang karapatan ng NTC na i-revoke o tanggalan tayo ng operasyon o prangkisa. Korte lamang ang makakagawa nito o kaya sa pamamagitan ng pagpasa ng batas na nagpapawalang visa sa prangkisa ng SMNI. Patatanda na ibinasi lang ng NTC ang kanilang suspension sa naging pagdinig ng kamera na hanggang ngayon naman ay wala pang committee report. O mapila din ng mga mamamahayag ng network sa kataas-asang hukuman na mapatawa ng temporary restraining order o TRO at permanent o preliminary injunction ang suspension ng o ang suspension order ng NTC para mapigilan ang implementasyon nito. Naniniwala tayo na ang katusan ng NTC laban sa SMNI ay pagsupil sa ating press freedom at sa freedom of expression. Bukod rito, damay din ng kabuhayan ng mga mamamahayag dahil sa wala pang katiyakan kung kailan nga maibabalik ang operasyon ng network sa telebisyon at sa radyo dahil nga dito sa indefinite cease and desist order ng NTC na ipinataw sa network noong January 22. Narito naman mga kapartner ang pahayag ng ating ilang ating mga SMNI anchors at reporters sa kanilang pagdulog dito sa Korte Suprema. Narito po kami ngayon ang mga program hosts at mga mamamahayag ng SMNI para itaguyod po ang pinakamataas na batas sa ating bayan, ang saligang batas. Mr. Speaker at mga kasama niyang mga congressman, alam ko po na sa tingin ninyo, kayo po ang pinakamakapangyarihan sa bayang ito, lalong-lalo na na ikaw ay pinsan ng presidente. Pero bagamat kayo po ay tunay na mga pangyarihan, bagamat naisara niyo po ang aming istasyon, bagamat naapi niyo po kami panandalian, hindi po kayo ang pinakamataas na batas sa bayang ito. Ang tawag po sa pinakamataas na batas ay ang saligang batas. Narito po kami ngayon para idulog na kinakailangan, itaguyod na naman ng Korte Suprema ang supremacy ng ating saligang batas na siyang nagbigay ng kalayaan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag sa aming mga TV hosts at mamamahayag ng SMNI. What NTC has done to us has curtailed our rights to the freedom of expression and our rights to freedom of press as stated in Article 3, Section 4 of 1987 Constitution. Ang aming pong ring ipinupunto po dito, kung kami nga po, mga reporters ng SMNI, ay hayagang nagsuporta ang katangi-tanging nagsuporta kay Pangulong Marcos noong eleksyon. As a matter of fact, kami po ay may dedicated coverage kay Pangulong Marcos during the election. Kung sa amin nga po ay nangyari ito na sumusuporta sa gobyerno, paano na lang po sa inyo, mga alternative media, ano na lang po ang mangyayari sa inyo sa mga hindi sumusuporta sa gobyerno, sa mga hindi sumusuporta sa Pangulo? May mensahe rin po kami sa mga nasa likod po nitong pagsusupil sa amin. Kung inaakala po ninyo na natatakot po kami sa inyo, nagkakamali po kayo. Sad to say, ikanalulungkot po namin sabihin sa inyo, mission failed po kayo. Hindi nyo po kami nasupil. Kami ay magpapatuloy sa aming mandato. Kung inaakala nyo po na kami ay natatakot, baka baliktad po. Baka ginaganito nyo kami dahil kayo po ang takot sa SMNI. Kayo po ang takot sa SMNI. Yan po ang katotohanan.
Yan nga yung mga naging pahayag ng ating mga SMNA anchors at reporters dito, Ina, at sa ating mga kapartner dyan sa studio at sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Kasi alam mo, yung ating paniniwala talaga dito ay nagkaroon talaga ng paglabag sa ating karapatan para dito sa pamamahayag at maging dito sa freedom of expression. At isa nga tayo kanina sa mga nag-file ng petition dito na sa Supreme Court para mapa-TRO itong indefinite suspension order sa atin ng National Telecommunications Commission. At inaasahan natin na by next week ay maararaffle na o may raffle sa tamang division o sa division dito sa Korte Suprema itong ating inihain petition. Ina. Margot, si Ka Eric here, nakikinig ang sambayan ng Pilipino. Napakaganda po na naging pahayag ng ating mga magigiting na mamamahayag at mga co-reporters, co-anchors dito sa SMNI. Ito ba ay sa tingin ninyo dyan, batay sa advice ng ating abogadong magiting din, si Attorney Harry Roque, magbibigay ito ng isang panibagong sigla sa paglaban ng mga mamamahayag sa ating bansa? Sa tingin po ninyo dyan, gaano kahalaga, hindi lamang para sa SMNI, ang ganitong pagtindig sa kalayaang magkaroon ng malayang pamamahayag, tunay na press freedom sa gitna ng unos at mga panggigipit sa panahon na walang formal na deklarasyon ng martial law pero may selective martial law type implementation sa pangbubusal sa media. Gaano kahalaga ito sa media community at sa ating overall na mga nasa media practice kagaya ninyo at natin sa SMNI? Alam mo, Ka-Eric, tinuturing nating makasaysayan itong naging hakbang natin dito sa Korte Suprema. Kasi yung talagang individual filing ito ng mga SMNI anchors at reporters talagang naninindigan na nagkaroon ng violation dito ang NTC sa ating mga karapatan. At alam mo, yung ginagawa nilang yung suspension order natin na pinato sa atin, alam mo ka Eric, naglilimita kasi yan sa doon sa coverage na pwede nating maibato yung mga balita. Kasi ngayon, dahil nga tayo suspended indefinitely, ay hindi tayo nakikita dito sa TV and sa radio. Kasi alam mo, napakadami ng means of communication or means para maipabot natin itong mga balitang totoo. Pero sa ngayon, dahil nga dito sa pagsupil sa ating karapatan, dito sa ipinato na suspension order, ay limitado yung ating mga broadcast coverage sa internet. Ngayong marami rin yung nanunood dito sa TV at nakikinig din sa radyo. Kaya tayo humingi at umapil nga dito sa Korte Suprema. Kasi ganito po kahalaga yung importance na ma-deliver natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging doon sa lahat ng mga Pilipino itong patas at totoong pamamahayag na dito lang sa SMNI makikita at mapapanood ng ang mga Pilipino. Very interesting, Margot. May final follow-up. Nakikita ko yung camera, yung microphone ng Net25. Are there other fellow media groups and practitioners na nag-cover sa ganitong hakbang ng ating mga SMNI news and anchors and reporters sa pagtindig sa karapatan at kalayaang magkaroon ng malayang pamamahayag against the suppression being perpetrated now by the Marcos government and his allies? Mayroon bang ibang media dyan? Alam mo ka Eric, lahat ng mga kilalang media entity, kumpleto sila kanina dito sa kanilang sa ating pag-file sa petition. Sabi nga nila, ang mga tanong nga sa atin, ano ba itong ifa-file natin, anong mga particular na petition, ang sabi nga natin sa kanila ay ito nga, ay mapa-TRO itong suspension order. At gaya ng sinabi ng ating mga kapwa-reporter kanina, kung yun nga tayo na sumusuporta dati o sumusuporta sa Marcos administration during his campaign, ito yung naging ang ating inabot, ay baka mangyari din sa kanila ito, lalo pat hindi sila sumuporta. Yung iba sa mga media na ito ay hindi naman hayagang sumuporta sa kampanya o sa Marcos administration. Claro. So kanina, kompleto sila kanina at nagbato rin sila ng kanilang mga personal questions na pahinggay nga dito sa ating petisyon and sa ating mga resource person, I mean dito sa ating mga kapwa petitioner kagaya ni Attorney Harry Roque at iba pang mga SMNI reporters. Thank you, Margot. Baka may tanong si Ms. Ina at si Ma'am Lorraine. Okay na kami at napagaling. May na-discovery kami ngayon sa Labang Kasamang Bayan. Nasaksiyan ng mamamaya na napagaling pala na mas leader at tagapagpahayag ng paninindigan sa kilusang mamamahayag si Jason Robrico. Para sa tunay na pamamahayag yan, Ka-Eric. Maraming salamat, Margot Gonzalez, sa iyong live report. At mga kababayan, sa ngalan din po
ng buong pera ng SM Net, lalo sa mga kasama nating mga Pilipino na gustong tumindig para sa matibay at buhay na demokrasya po ng ating bansa, ay tuloy-tuloy po ang SM Net na maghahatid ng balita kahit saan pa po tayong plataforma, kahit busa lang po tayo, magpapatuloy at magpapatuloy po ang SM Net. At diba, dahil dyan, at si ano? Si Attorney Mark Valentino, kuhanan natin ang reaksyon doon sa ito, ang core nito. At talagang mga isa sa magigiting na legal defenders ng press freedom, hindi lang para sa SMNI. Attorney Mark, your reaction. Kaya Rick, yung kaso na final nila Secretary Harry Roque is in their personal capacity yon as a broadcaster. Iba naman yung kaso na final natin in behalf ng SMNI. Ayun. So, para sa SMNI, iba yon kasi nag-file, dumaan tayo sa NTC. After NTC, nag-file tayo sa Court of Appeals. Kasi after the Court of Appeals, dinanay nila kasi wala daw MR. So, nag-file naman tayo ng motion for reconsideration ngayon sa NTC, which we will file it this week. So, iba-ibang kaso yon. So ngayon, lahat lumalaban for the interest of peace, press freedom, and yung tinatawag na freedom of press. Yun, so, they are doing this in their capacity as individual media practitioners. Yes. Yeah. Yung ginagawa nila Secretary Harry Roque, yung mga kaibigan natin na mga reporters, they're filing a petition for certiorari, prohibition, mandamus, and prayer for TRO in their personal capacity. Ayun. So, iba naman yung final natin, kami ni Attorney Rolex Suplico, nag-file tayo in behalf naman ng SMNI Corporation or Suarasug Media Corporation. At hindi ito mahuhulog sa technicality of forum shopping. Tama ba ni Mark? Iba yun kasi yung Suarasug Media Corporation is a separate and distinct from the personal capacity of Harry Roque and other reporters ng SMNI kasi nag-file sila in their personal capacity. Ayun, klaro. Thank you. And by the way, kasama ka Eric, tomorrow file din tayo ng petition for review kasi 'di ba ang MR natin sa MTRCB dininay ng MTRCB yung laban kasama ang bayan and yung programa ni President Digong Duterte yung gikan sa masa, so mag-file tayo ng petition for review sa Office of the President. In this case, malaman talaga natin kasi ang magde-decide yung opisina mismo ni presidente. Malaman natin kung ano talagang stand ni PBBM sa SMNI kasi doon tayo mag-file ng petition for review sa mismo sa opisina niya. Ayun. At ano yan na, hindi dapat manahimik yan si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi dapat. Ano bang ibig sabihin pag ano lang siya dyan, parang kibit-balikat lang siya sa inhain nating petition dito, Attorney Mark? Tama, so just so I'm so busy right now, we're finalizing the petition for review na i-file natin doon sa Office of the President. Tomorrow, i-file natin yan. Okay. Ayun. Attorney. Go ahead. Balikan lang natin kanina, Attorney Mark, yung mga inilatag mo, no, na wala kasing klaro talaga na dahilan kung bakit bigla nagkaroon ng indefinite suspension ang SMNI. So, usaping legalidad, legal ba talaga yung ganito na indefinite lang? Kasi parang first time ko kasi marinig eh. Alam ko kasi pag suspension, meron talagang time yan eh. Gawa sila ng suspension, wala nga tamang answer, wala pa nga due process, wala pa. Kasi sinabi nila na wala daw, di daw tayo sumagot. May violation daw sa suspension natin, which hindi tayo binigyan ng pagkakataon na mag-explain. So, in this case, nagmamadali ang NTC, feeling halata-halata na may nag-pressure sa kanila, may matawag sa kanila, may sumisigaw sa kanila na i-suspend nyo na yan. Yung SMNI, may nag-order. So, ibig sabihin, itong tatlong official ng NTC, hindi sila mismo. Nagka-perma lang sila, but hindi sila mismo ang nag-design, may nagdikta sa kanila. Sir. But That's why nag-issue sila ng cease order, nag-issue sila ng indefinite suspension na wala namang basihan sa batas. Attorney. Yeah, ma'am. Right. Attorney, so may nag-aabuso ng poder nila. 'Di ba? Yun na narinig ko na sinasabi mo. Kasi takot ang NTC sa tumatawag, may tumatawag sa kanila, then takot na takot ang NTC sa kanyang yung tao. Ang pusta ko diyan si Martin Romualdez yan. Si Martin Romualdez yan. Si Lisa. At syempre kasama diyan ang president. No, yan ang nasa isip ko, yan ang opinion ko, karapatan ko yan, baka naman pahuli niyo na naman. Yun, sabi ko baka patawagan diba? Ulit sa hirap. Masukulta, 'di ba? So attorney, no. So hindi rin pwedeng maghugas kamay ang NTC dito. Yeah. No, kasi hindi mo never mo gagamitin na wala kang choice. Yes. No, pwede kang
Pwedeng you refuse to be cowed into doing something so shameless and arrogant and very arrogant abuse of power. Pwede kang humindi dyan at sabihin mo, I'm not going to do it. And then I'll resign and then I'll issue a statement. Correct. That whoever is behind all of this, yes, yes. If you check the your cease and desist order, sila ang korte. Yeah. Sila din ang kainan. Sila din ang executor. So paano natin makuha yung justisya? Where can we expect an impartial court kung sila mismo ang piskal, sila mismo ang judge, sila mismo ang complainant? Tama. Attorney, so para lang maintindihan na ating mga kababayan yung sinabi mo ngayon, yung kung gaano kabigat yung sinabi mo, you've never seen this happen before sa Pilipinas, sa korte, na ang complainant, ang executioner, ang judge ay iisa. Okay, isa sila yan. So if you read the yung rules nila, sila mismo na violate nila ang sariling rules nila. Hindi nangyayari yan. Sila mismo na violate ang rules nila kasi dapat pag yung may complainant, hindi na alam kung sino complainant, dapat ipasa yan sa isang office ng NTC. Hindi mismo ang NTC complainant, kung hindi isang division or isang opisina ng NTC. For example, the regional office ng NCR or pwede yung broadcast division. Sila mismo ang mag-file ng complaint doon sa NTC. Hindi yung NTC nila. Hindi mismo ang NTC ang complainant. Yeah. So attorney, ang nakikita ko dito, ang naaamoy ko dito ay ang mga opisyal na arrogante at mapakiramdam nila lasing na lasing sila sa kapangyarihan and I am pertaining to Speaker Martin Romualdez and the President as well. Now it's very consistent even with the PI of which the Speaker is one of the proponents, di ba? So yung pagbabaliwala sa ating mga karapatan at sa ating saligang batas at sa mga batas natin, very high-handed. Yung tingin nila, pwede nilang saligin lahat yan kasi sila nasa poder. Attorney, on that note, ang tanong namin ganito, dugtong doon sa sinabi ni Ma'am Lorraine, this blatant abuse of power and overstep of authority of Congress, kasi yung sinait ng NTC, resolution galing sa Congress, na ang nagpasimuno itong si Migs Pilingguapa Nograles, na congressman sa party list. At wala naman ibang complainant, yun lang. Ngayon ang tanong namin, attorney, inikutan nilang batas na nagbuo ng franchise natin sa SMNI until 2044 dahil ayaw ng Senado makisayaw, makiayon sa layunin nila Martin Romualdez na ipasarado ang SMNI, so they cannot pass a law revocating or in revocation of the franchise. Itong indefinite suspension, gaano ito kaabusado? At kapag tinulugan nila ng 6 na buwan, 1 taon, 2 taon, pwede ba yan? Na hindi tayo makapunta sa iba pang recourse dahil ang MR o motion for reconsideration technically nakapending sa kanila. Ano ang pwedeng gawin natin? May gagawin po tayo kay Eric, assuming na matigas na talagang ulo nila, sobrang abusado talaga, we can file a graft case against them. You're willing to do that? So pag-file tayo sa Office of the Ombudsman, yung graft case against these 3 individual officers ng NTC. Kasi very clear kasi sa kay Eric, yung ating saligang batas, may tinatawag tayong separation of power. Mm-hmm. Hindi pwede ang Congress through Congresswoman, anong parang ito, Migs Nograles. Migs Pilingguapa Nograles. Beautiful Nograles, So, hindi siya pwede through a revolution, hindi pwede niya diktahan ang executive department like the NTC. Correct. Kasi separation of power. So, ibig sabihin, hindi niya pwedeng diktahan yan. Otherwise, there will be a violation ng ating saligang batas. And second, very clear ating saligang batas, baka nakalimutan niya ito, ng isang congressman, hindi pwede maging lawyer sa any government agencies or any court. Hindi pwede. Kung ikaw yung complainant doon, ikaw yung parang naging lawyer sa complainant, there is a violation ng ating saligang batas. Mm. Kasi as a congressman, you cannot act as a counsel in any pending cases like the NTC. And fourth, yung resolution, hindi pwede yan, dapat sundin yan kasi that's only a recommendatory. Ang Congress, 2 bodies yan. We are in a bicameral system. May tinatawag na Senado, may tinatawag na House of Representatives. Mm. So, ibig sabihin, kung kahit may resolution or may order ang House of Representatives, hindi pwede yan kasi hindi yan hindi pa na-suspend ang prangkisa. Kasi ang prangkisa ang pinag-uusapan, jurisdiction yan ng Congress, meaning House of Senate and House of Representatives. Mm. Hindi yan jurisdiction ng
NTC. Tama. Ang authority ng NTC, pag ang, sila mismo nag-issue ng provisional authority, di ba may permit yun, may mga pang, may, may mga permits yun. Provisional authority ang tawag doon, yung certificate of authority or certificate of public convenience, yun lang ang may issue, ang may authority ang NTC. But if we talk about yung issues nila about the legislative franchise, ang may authority niyan ang Congress, hindi ang NTC. So in that case, hindi nila nasagot yan. Ayun, at klaro, inikutan nilang batas. And attorney, may pananagutan sila dito. Criminal ito, yung abuse of power. Oo. Ang yung pag-abuso, tantamount to graft and corruption, which is a criminal, both administrative and criminal liability. Okay. Both yan, administrative and criminal. Okay, klaro, attorney. And finally, may possibility na matutulog ang motion for reconsideration. Ite-technical tayo hanggat hindi makialam si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sabihan ng NTC, you're abusing power already at binubusalan yung isang legitimate media. Pwedeng technically wala tayong operations dahil ang NTC tinutulugan at binubusalan tayo gamit ang kapangyarihan na yan. It's still backs going back to the president na pwede niyang sabihan, i-review nyo na yan, tapusin nyo, at huwag gamitin ang kapangyarihan na yan para bumusal ng media. Kung gustuhin ng presidente, pwede ba yun? Pwede yan. Dapat gawin nila yan. So, ang gagawin ng NTC, pag may MR tayong i-file, kung ayaw nila basahin yung MR, i-deny na lang nila para mag-file tayo ng petition for certiorari sa Court of Appeals. Kasi sabi ng CA, hindi na nila sagutin yan kung walang MR. So, mag-file tayo ng MR. O ngayon, mag-file tayo ng MR. So, sana, i-deny na nila ng NTC yan. Huwag na nila i-delay yan para pupunta tayo sa ibang remedyo, like the mag-file tayo ng petition for certiorari with DRO sa Court of Appeals. Napakahalaga po ng tinura ni Ma'am Lorraine at ang binanggit mo na sagot sa kanyang tanong kanina na dapat po hindi natin palalagpasin ang mga abusado sa poder. In this Lama matter, yan. Ang NTC ay dapat managot kahit pa na malip ang suspension at kahit pa mawala itong kanilang mga maniobra sa maruming laro ng politika at pangbubusal sa malayang pamamahayag, they shall not be allowed to get scot-free and go away with this. Sana yung NTC hindi sila magpagamit sa mga politiko. Dapat sundin nila ano yung rule of law, ano yung batas, sundin nila yan, and dapat hindi po sila magpagamit ng mga any politician dito. Claro. Every time we fight for our rights, no, we are fighting not just for ourselves but for our country and for our children. So maraming salamat, ano, Attorney Mark, kasi napakatapang mo, no, napakatapang ng mga lawyers ng SMNI. True. At yung i-echo ko lang yung sinabi ni Jason, no, Jason Rubrico. Yes. Walang natatakot dito. Kayo siguro natatakot kayo sa SMNI, pero dito wala natatakot. So maraming salamat, Attorney, no. Yeah. Yes, ang Yes, Attorney, maraming salamat po. Huling katanungan. Sa kabuuan po, gaano po ba kalakas ang laban natin pagdating po dito sa legal battle po against sa NTC? Sa kabuuan po, dito sa ating gobyerno. Napakalakas, Ina. Bakit? Kasi may tinatawag tayong yung provision ng ating saligang batas na well-protected ang freedom of press and freedom of expression. In fact, may Supreme Court decision na any rules order ng any government agency that affects freedom of press and freedom of expressions are presumed unconstitutional. Problema, hindi natin kinikilala yan eh. Well-protected ang ating saligang, ang freedom of press and freedom of expression. Tama. So, kung hindi kinikilala yan ng NTC, ng any government, ng executive department, I'm expecting, hoping na yung ating mga justices sa Supreme Court, sa CA, will believe. Same lang yung librong binabasa namin sa saligang batas. Yes. Sana, kung ano yung binabasa kong libro, yun din ang binabasa ng mga justices ng Supreme Court, justices ng Court of Appeals. And I'm very optimistic na they will follow ano yung binabasa namin, mga abogado. Yan. Maraming salamat. Alam mo, Attorney, you know, this is really a dark chapter in our country's history. More so if it's the executive and all these high officials who do not believe and uphold our freedom, the freedom of the press. No? So, ang nakikita kong ilaw na lang dito sa kadiliman na ito ay ang ating batas at ang isa't isa. Yes. No? Kaya nagtutulong natin, Attorney. No. Maraming salamat sa iyong pagtindig sa karapatan ng mamamayan. Hindi lamang natin bilang magkasama tayo dito,
at sa pagtatanggol nyo rin sa amin sa mga harassment cases at mga pananakot panggugulpi digulat nila Teddy Casino at na mag-inang Araulio na pati yun ay binubusalan din kami dito, mga angkor sa Labang Kasamang Bayan. Tumindig din kayo at maraming salamat sa inyo nila Attorney Soplico, yes. Attorney Rolex Soplico, Attorney Mark Tolentino, Attorney Harry Roque, Attorney Sal Panilo na nagbibigay din ng advice and among other lawyers. Thank can you. Can I just add something? Mm-hmm. No? Sige, ma'am. Bilang tayo dito, no, siguro sa isang lipunan, sa humanity, no, pag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, yung malungkot talaga sa mundo natin, magbabayad ka. Yeah, you pay. Magbabayad ka talaga. You don't expect applause because it's not going to happen. Mm-hmm. You will be persecuted, you will be insulted, lies will be thrown at you. We know that because this is what's happened to us. And that's why it is of utmost importance and that deep appreciation of the law and practitioners of the law who are very brave and principled itself, that yan ang laban natin dito. So maraming salamat talaga, Attorney. No, you're not here just for SMNI but for our entire country. Kayo po ay tanglaw. Also my lawyer, Attorney Cherry De La Cruz. Si Cherry De La Cruz, same no? Same thing, no? Kayo po ay tanglaw sa gitna ng madilim na yugto ng kasaysayan at hindi habang buhay po nangingibabaw ang mga abusado sa kapangyarihan. Yeah. May katapusan yan. To? Magtatapos yan. Attorney Mark, thank you. Bilang abogado, naniniwala pa rin ako sa batas. Bilang abogado, naniniwala pa rin tayo sa rule of law. Yes. And of course, makuha natin ang hustisya. Hindi man ngayon, maybe bukas or next day, makukuha pa rin natin ang hustisya. Tama. Yes. Ayun. Maraming salamat po, Attorney Mark Tolentino. Thank sa inyong napakatapang Attorney Mark Tolentino ng mga pahayag. Kuya Mark. Legal counsel at anchor po ng SMNI.